What's up guys? Magandang araw sa inyo. Ngayong araw na to, magre-review tayo ng 4K camera. Yung mga ginagamit namin sa motor, o sa sasakyan, o sa kahit ano pa, yung pwedeng ikabit sa helmet. Ito guys, itong nabili ko sa online lang to. Pero, swak sa budget, tsaka okay naman din yung quality niya since nagamit ko na rin siya. So, for today, magre-review tayo kung gaano ba talaga kaganda yung 4K. As you can see mga paps, mga mams, itong 4K camera mga paps, mga mams, nagkakahalaga po ito ng 1,500 plus sa online market. Pero kung ako talaga yung papipiliin mga paps, mga mams, mas gugustuhin ko pa talaga bumili ng GoPro o di kaya yung SD cam. Kaso nga lang, dipit sa budget. So, ito lang muna. Saka okay lang yun naman ito for security reason. Kapag may long ride ka, pwede magang magamit kasi hindi mo malalaman yung mga nangyayari sa daan. So, maganda rin kung meron kang camera. Yung maganda rin yung kuha niya, yung malinaw. Kasi meron din naman yung mga mumurahin lang, yung mga meron nga dito sa amin. Nakita ko, 720p. Napakamura lang talaga. Mga 600 plus lang yata. Pero, mas pinili ko po ito. Kasi, with remote na siya, saka complete accessories na ito. So, yung ibang accessories nito, naikabit ko na po sa helmet ko. Yung mga mounting place para sa kapag nagra-ride. So, tingnan natin yung laman nito mga paps, mga mam. Ayan. Yung laman po nitong mga paps, mga mams, nagamit ko na rin ito. Matagal na. Okay lang din naman. So, yung manual ng mga paps, mga mams, yan. Nakalagay po dito yung product features, tsaka yung mga basic, talaga. Pwede rin po itong gawin yung ito. Nakalagay din dito kung paano i-assemble sa helmet. Pwede rin siyang gawing body cam. Napakarami po talaga nitong paggagamitan. So, yan mga paps, mga mams. Napakadali lang naman din naman itong ikabit. Ito, yung mga, anong pwede, anong tawag nga dito? Yung code, scan mo lang, tapos magagamit mo na siya. Parang, kumbaga, CCTV, pwede mo rin siyang gawin CCTV sa bahay niyo. Yan, wifi camera din po ito. Yan. So, yan mga paps, mga mams, yung manual niya. Ito, yung strap, mga strap niya. Ito, mga accessories. Ito yung ginagamit ko sa motor ko, yung kinakabit ko sa motor ko. Since yung sa Raider 150 kasi na motor ko, ang pwedeng pagkabitan lang yan is yung sa side mirror. Pero napakaliit po talaga nung sa side mirror yung skin niya. So nilagyan ko ng rubber. Yung rubber para mahigpitan niyo po. Ito po yung ginagamit ko. So mamaya mga paps, mga mams, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit po to sa mga motor niyo. O di kaya sa helmet niyo. So yan. Yan mga paps, mga mams. Yung camera naman niya, dito lang dito. 4K camera, 2.4, ano ba ito? Hindi yata ito. Dito yata sa wifi, yan. Ultra HD. Tsaka ito yung remote niya, mga paps. So, yan. Fully functional po siya. So, tignan natin kapag, tignan natin siya. So, merong nakalagay na blue. Ayan. Tsaka may welcome. So, yan mga paps, mga mams, yung kuha niya. Pero hindi pa talaga masyadong malinaw yan kasi nakalagay siya dito. Yan. Kapag pinindot po natin ito, mga paps, mga mams, yan. Kung makikita nyo. So, kung dito sa capture, ayan. Automatically mag-take pictures yan mga paps, mga mams. Yan. So kapag nag-record naman mga paps, mga mams, ito lang yung speed natin. Yan. Recording na yan. Yan mga paps, mga mams. Hindi ko alam kung nakikita niyo ba. Pero kapag naka-red na yung timer dyan, so it means recording. Yan. Stop natin. So yun. Ganun lang kadali mga paps, mga mams. Mas maganda talaga kapag mayroon kang remote. Kasi pwede mo itong ikabit sa body armor mo kapag naglo-long ride ka. Eh, nahihirapan ka tsaka naka-mounting ko sa helmet mo. So, pwede ka rin i-click mo ito tsaka pwede na yung mag-record. Yung hindi yung manual talaga na pipindot ka pa dito, isi-set mo pa. Pero sa settings ng mga paps, mga mams, eto naman yun. Yan yung kuha kanina. Yan, yung resolution niya. Pwede rin natin ibahin. Meron niya 1920 by 1080, 1280 by 720, 640 by 480. Yan, mga paps, mga mams. Yan, merong 1,800, 720, tsaka yung 4K. Kita, yung kitang-kita talaga, if gusto niyo talaga yung malinaw yung pagkakakuha, try nyo rin itong 4K. So, yan mga paps, mga mams. Yung lifespan naman ng battery ng camera, usually talaga, is nasa 2 hours lang yung sa akin. 2 hours. After 2 hours, malulubat na. Napaka-lube lang ng lifespan. So, napili ko siyang ikabit sa side mirror ko kasi meron din akong ikinabit doon na cellphone holder with USB port na pwede natin pagkabitan ng charger. So, while naglo-long ride tayo, pwede rin natin itong i-charge. So, yun mga paps, mga mams. Tuturuan ko kayo kung paano ito ikabit mga paps, mga mams. Yeah. So, sa pagkakabit ng mounting place mga paps, mga mams, yung mga accessories nito, sa pagkakabit nga kayo ng mga accessories, hanapin nyo lang po ito.
sa mga sa XRM 125, magandang ikabit rin po to kasi eh meron yung parang anong tawag doon, yung handlebar niya eh may parang ganun yun, magkadugtong. So pwede mo rin yung doon ilagay. Pero yung sa Razer 150 eh parang naka-set up talaga siya na naka-ganun yung handlebar niya, hindi pa ganun katulad sa XRM. So yan mga tops mga mams, ito, kakabit natin to. Tanggalin lang natin to yung screw niya, one screw niya lang to. Pero advice ko lang po mga paps mga mams, magandang ilagay lang po yung mga camera nyo. Ito hindi to waterproof mga paps mga mams ha, baka akalain nyo. Tatanggalin pa natin to sa lalagyan. Yan, yung pagtatanggal ito mga paps mga mams, meron naman nakalagay doon yan. Kilain mo pupunta rito, so ganun. Tapos, ganun. Pwede na siyang matanggal. Ito, pwedeng underwater ito mga paps mga mams. Yan yung ilalim niya. Yan po. So, itatry na natin yung kabit. Ito, is nakamount talaga to siya dito. So, ganun yung pagkakabit sa kanya mga paps mga mams. Ewan ko na sa inyo kung anong pagkakalagay yung gusto nyo. Ganito ba? Kasi magkabilaan rin po itong paglalagyan niya. Kahit saan po kayo komportable, yung sa akin is ganito. Ito, pwede rin itong lagyan dito ng, anong tawag doon? Yung parang ilaw, yung pang light kapag vlogger ka talaga. Dito mo ilalagay. So, yun mga paps mga mams. Ito, dito mo ilalagay. Para pwede mo na siya i-mount. Ma-mount dun sa dito. Yan mga paps. So dyan, kapag nilagay mo na yung dyan, ikabit nyo rin po ito. Dito. Yan, may dumaan na jeepney. Yan, unscrew lang po natin ito mga paps mga mams. Yan, ito, wag na wag niyo po itong iwawala mga paps mga mams. Kasi isa rin po ito sa nagpapahigpit. Kasi kapag ganito lang, madulas. Dudulas talaga siya kahit may rubber pa yung nilagay nyo dyan sa side mirror niya. So, ayan mga paps mga mams. Itong steam po ng side mirror ko po is nilagyan ko na po ng rubber. Ito po dito. May rubber na po yan. Kahit anong klase po ng rubber, basta makakadagdag dito. Kasi napakaliit lang ito eh. Maluwag po kapag nilagay natin ito agad. Yan, kitang-kita nyo naman po. Pag nilagay po natin ito agad, napakaliit yung agwat po, mga paps mga mams. So, napakaluwag. Yung maganda po natin gawin is, lagyan po ng rubber, saka, yan, medyo, meron na po siyang advantage sa grip para hindi malaglag. So, yung pagkakalagay po ng bolt, depende na rin po yung yan sa discarte mo. Yung sa akin, ganito yung pagkakalagay ko para talagang mahigpit. Yan. Sa kanya lang po i-adjust yung camera. Dito. So, pwede nyo na po siyang i-adjust. Maluwag na. So, i-ayon nyo lang po sa angle ng yung nararapat ko. Yung nababa. Yan mga paps mga mams. So, yan. Nilagay ko siya malapit dito sa may charger ng motor ko, yan. So, ito po yung lalagyan ng USB port. Yan po. So, yan mga paps mga mams. Abangan nyo po yung isa ko po pong vlog. Gagawa rin po ako ng vlog kung paano magkabit ng cellphone holder with USB port. Yan. Yung pwede kayong makapag-charge. So, mas convenient kasi kapag dito natin siya ilalagay malapit. Kasi kapag mag-charge na siya, kapag low bat na siya, madali lang natin maiko-connect dito. So, walang, hindi tayo mababahala kapag nalobat po yung camera natin. Yan mga paps mga mams. So, yun. Sa remote naman, kahit saan, pwede nyo naman po yung ilagay. As long as hindi po siya malalaglag. Yan sa akin, is napili ko po ilagay sa body armor ko. Yung protective gear. Yan mga paps. So, sa helmet po mga paps mga mams, mas madali talaga kapag nakalagay siya dito. Ay, baliktad. Yan, sorry. Mas magandang nakalagay siya dito kasi hindi mo malalaman yung tana, yung weather. Either uulan, nakalagay siya dito. Pwede rin po ito underwater mga paps mga mams kasi waterproof po ito. So, mas maganda talaga saka mas mainam kapag nakalagay siya mga ganito. So, yan mga paps mga mams. Yung gagamitin naman natin bracket para dyan is yung napili ko is ito. Yan po. Ito kasi kapag nilagay ko po siya sa helmet ko dun sa gilid, mas mainam. Saka pwede rin po siyang sa tingin ko baliktad yata ito. Ganun. Ganun yung pagkakalagay ko. Kasi kuminsan ganito. Ganyan. Yung kuha ng camera ko, meron naman po itong auto rotation sa settings. So kahit balik pa rin mo, okay lang yung pagkakakuha niya, stable rin. So yan mga paps mga mams. Tatry natin yung dito ikabit sa helmet ko later. So for now, kakabit muna natin siya dito. Ganyan.
Ayan. So, pwede na natin siyang i-adjust. So, sa helmet ko naman, Pops, mga mams, pagpasensyahan nyo na. Kasi, mumurahin lang po itong helmet ko. Sa case ko po is, yung helmet ko is dito. Kapag dito sa harapan yung yan sa malapit sa bibig. Kasi, ito, yung sa akin is, free lang po itong helmet ko. Nung pag-purchase ko po ng motor ko, is meron yung free helmet. So, ito yun. So, sa akin mga Pops, mga mams, napili ko po is dito. Kasi, kahit saan angulo ka lumingon, kuhang-kuha po ng camera. Tsaka yung helmet ko, pag nag-drive ako, yung maraming circumstances mga Pops, mga mams, eh, kapag nakabaliktad yung bracket nito, kapag nakaganon kasi, pwede mo siyang i-adjust paangat. So, pwede mo siyang iangat para mabalance yung kuha ng camera. Tsaka meron din pong kasama sa, anong tawag dito, meron po itong kasamang ipiti, anong tawag, yung double-sided tape. Yung parang foam. So, yan mga Pops, pwede rin po dito sa gilid ng helmet. Pero yung sa akin, mas maingan talaga kapag dito sa harapan. Kasi maririnig din po ng camera yung boses mo. Na-try ko na po. Pero, okay lang din naman gamitin natin yung isang camera holder yung nilagay natin dun sa side mirror. Okay lang din naman po. Mas malinaw po yung kuha ng boses mo. Yan mga Pops, mga mams. So, pwede rin natin siyang ilagay dun sa gilid. Sa akin kasi mga Pops, mga mams, is na-try ko na siyang ilagay sa gilid. Kaso, medyo hindi talaga katulad ng mga GoPro, yung mga yayamanin talaga. Hindi talaga ganun kaganda yung kuha nito. Pero okay lang din naman kasi sulit naman eh. You'll get what you pay for, ika nga nila. So kapag dito sa gilid natin ilalagay, ganun yung setup niya. Para sa akin, mas mainam talaga kapag dito. Kasi kapag meron ka ng back ride, tsaka lilingon ka sa kanya, pwede mo siya matamaan nito eh. Ilang beses ka po yung na-try. Kawawa po yung nasa likod nyo. So okay lang din naman to. Kung dito. E, depende na rin po yan sa inyo kung dito ba. Yung iba nga dito sa itaas eh. Na-try ko nga pero tinanggal ko. Kasi kapag umaalog yung helmet ko, lalo na kapag mga malulubak na daan, umakalog din eh. Umakalog din yung helmet ko. So dito ko na lang sinilagay. Para mas stable sa dito. Tsaka mas naririnig niyo pa yung boses niyo po kaysa dito. So yan mga Pops, mga mams. Ngayon naman is sa remote naman tayo. Sa remote mga Pops, mga mams. Yung pinaglagyan ko po ng remote is yun po sa body armor ko. Okay lang din naman. Maganda rin naman yung pagkakalagay kasi parang may easy access ko yung pagkakakuha. Ayan. So, eto yung mga Pops, mga mams. Ayan. Ito pong remote po natin is mas mainan talaga kapag dito natin po lang. Kasi easy access lang po ito eh. Napaka-easy ni access. So, ayan. Lagay natin siya dito. Tapos labas doon. Saka dito, so kinakailangan po natin ng lock. Yung maglalock dyan. So, yan. Kasama na rin po ito sa ang tawag dito. Kasama na rin po ito dun sa mga accessories. Nakalimutan ko kung paano ba talaga. Yan. Parang ganito na rin. Saka dito. Labas dito. Saka lalock mo dito. Yan. So, yan. Ganun lang. Easy lang naman eh. Pasensyaan sila po mga itong mga Pops, mga mams. Wala akong ibang sinulid na pwede gamitin. So, eto yan. Ganun lang. Pwede nyo rin po yung higpitan. Lugan nyo lang po dito tsaka hilayin nyo po ito. Ayan. So, it depends na po sa inyo yung mga Pops, mga mams. Kung mas, saan yung mas mainam para sa inyo na ilagay po itong remote. Yung iba eh, ginagamit rin nila yung nilalagay nila sa mga keychain, kasama ng mga susi. Pero sa akin, dito ko siya nilagay. Kasi, easy access lang. Kapag nandito yan sa left side. So, ganun lang. Click lang. Click mo lang po tsaka nilagay po. So, yan lang mga Pops, mga mams. Don't forget to like and subscribe my channel for more upcoming videos. So, ride safe, stay safe, mga Pops, mga mams, and